Hi mga ka-traders, magandang yaman po sa ating lahat at sa video na ito, ngayon na lang natin i-analyze itong si SHIB versus US Dollar Tether. Kung makikita naman natin, no, talagang nag-plunge or bumaba, talagang makikita natin major downtrend or major pullback ang nakita natin dito. At sa video naman na ito, i-analyze natin itong SHIB for the short term and long term at magbibigay tayo ng substantial na information and mga data and facts about dito sa SHIB para mas concrete yung sinasabi natin. At kung makikita naman natin talaga, on the initial insights ko pa lang dito, ibig sabihin yung paunang kaalaman ko or yung paunang masasabi ko is SHIB price movement is being driven by the hype, by the news and by the emotions of the traders and investors. Kaya naman, unang-una pa lang ang dami na agad nagtatanong sa akin kung okay ba mag-invest dito at kung ano ba dapat gawin. So ayan ang alamin natin sa video na ito. And by the way, kung bago ko pa lamang pala sa aking YouTube channel, ako nga pala si Christian J. Azucena, isang 18 years old na stock and crypto trader at isa ring Gen Z investor. Ano? Gumagawa ako ng mga videos patungkol sa investing, sa trading, coin analysis, at iba pang mga tips sa trading. Kaya naman, kung gusto mo yung mga ginagawa natin sa ating YouTube channel, no, especially araw-araw po akong may insights and analysis dito sa SHIB, no, and at the same time, sa mga other cryptocurrencies like Engine Coin, like Gala, SLP, lahat po yan ay ating ina-analyze. Bago tayo magsimula sa analyzations natin, gusto ko lang din i-announce dito na sa lahat ng nanonood dito na pwede kayong sumali sa ating trading group chat for beginners, no? Dahil gusto kong makatulong sa ating mga kababayan, mga traders, yung mga nagsisimula pa lang, no? So kaya naman ang gagawin nyo lang ay unang-una mag-subscribe sa YouTube channel na ito. Ayan po, pakiclick lang po yung subscribe button. At pangalawa po, pakilike ang video na ito para malaman ko kung nagugustuhan nyo ba yung mga content natin. At pangatlo, mahalagang mahalaga na i-comment nyo din yung inyong Facebook name para ma-add ko kayo. Siyempre, paano ko kayo ma-add kung wala namang Facebook name? And bago tayo magsimula, gusto ko lang din i-announce yung may pag-giveaways po tayo. May parapol tayo na Apple earphones. So last week, may nanalo na sa aking live stream. At ngayon, para may chance kayong manalo, ganun din po yung requirements. Actually, kapag ka nakapag-like na kayo and subscribe, kasi halimbawang manalo kayo kung hindi kayo nakasubscribe, ay void po yun or null. Ibig sabihin, hindi po materialize yun. Kailangan po mag-subscribe po kayo at i-comment nyo yung Facebook name nyo rin para may chance na kayong manalo ng ating Apple earphones na pag-giveaway natin. And sa December, may cash giveaways din tayo para nang sa gayon maibalik natin yung suporta at yung pasasalamat natin sa ating mga ka-traders. So without further ado guys, kung nagawa nyo na yun, makikita ko naman yung mga Facebook name nyo at yung automatically may chance na kayong manalo ng pag-giveaway natin. So without further ado, magsimula na tayo sa analyzations natin dito sa SHIB. So, SHIB, no, ano na nga ba ang balita sa iyo? Ang tagal na kitang hindi na-analyze. Kung makikita naman natin dito, yung mga price levels niya na nakikita nating price action ngayon, basically, this is 4-hour time frame, makikita natin na nagmamaterialize yung mga support niya, yung mga resistances, and simulan natin ito sa technical analysis. So mamaya guys, magbibigay ako na sa inyo ng mga statements, mga information, mga facts and data para nang sa gayon mas kapanipaniwala tayo dito sa analysis natin. Ayun kasi yung mga hindi na sasabi ng mga ibang gumagawa ng videos about sa mga analysis nila, yung mga kailangan na dapat ibigay. So ngayon, focus muna tayo sa chart. So on the sabihin na nating 1-day time frame, no? Makikita natin yung unang-una muna, alamin natin yung trend. Is it uptrend? Is it downtrend? Is it sideways? Sa ngayon nakikita natin, no, na initially downtrend siya kasi this is the all-time high if I'm not mistaken, right? So that is the all-time high, no, na yung decimals niya nga. Makikita natin dito na sabihin na lang natin yung decimals, no, na 0.88 sabihin na natin
0.88, kasi ang daming decimals, 0.00088 US dollar price level. So nasa ganun all-time high niya. So akala ng tao mura, right? Wala pa kasi 1 piso. Talagang napakamura, no? Diniscuss din namin 'yan kasi sa ano, sa Philippine stock market, yung company evaluation, no? Kasi galing po ako sa stock market, no, sa mga hindi nakakalam, and I am also an accounting student ngayon. Pinag-aaralan namin yung ano bang mas dapat mag-invest, sa mahal ba na company or sa mura. And it is also applicable here in cryptocurrencies, na i-analyze mo or ma-analyze natin yung talagang real value ng isang company. And we all know that this crypto is shitcoin, right? Or binago na nila eh, para hindi daw mabaho yung pangalan. Diba? Meme coin. Ayan ang dapat na term pala. O sige, sabihin na natin meme coin. Right? Isa ito sa mga meme coin, and katulad nun, yung mga Doge, yun, yung mga fundamental analysis kasi nila, is being driven, no, by the emotions and by the hype of the traders at investors. Kapag kayan, may nag-tweet na isang kilalang tao, alam niya yan guys ha, alam na alam niya yan mga ka-traders, kapag ka si Tito Elon Musk, kapag kayan nag-tweet, diba, so dun sa Doge, eh tataas na yung price. So what does it mean? No, talagang napaka-volatile. Talaga napaka-risky ang mag-invest sa mga ganitong mga investment, no? So with that being said, magpo-focus na tayo muna dito sa chart. So at least napaliwanag ko sa inyo yung risk management, kung ano bang klase ng coin ito. So ngayon, bumaba na nga ang SHIB since yung all-time high niya. This is the all-time high, nasundan ng lower high, and ng lower high, at ng lower high, at ng lower high, at yun, pababa na siya ng pababa. And parang sa in layman's term, yung lower high na yun, kumbaga parang nahulog, log, parang ganun, di ba? Parang pababa na siya ng pababa, nagbibuild siya or nagbubuo siya ng parang pababang hagdan, no? Kasi nga, ano eh, downtrend, pababa, right? So ngayon, bakit ba huminto or bakit ba nag-bounce yung price level niya? Bakit ba tumaas? So definitely, meron kasi tayong support dito, and actually psychological support kasi naging previous resistance natin ito sa mga nakaraang panahon. This was October 7, 2021. So alamin muna natin itong mga support and resistances na to, no? Sabihin ko na lang yung decimals guys sa dulo para hindi na rin kayo malito. 35.45 ang support niya is between 35, sabihin ko na lang yung dalawang numbers, 35 to 39, and then yung resistance naman ay 49 to 53. So definitely ayan yung price range lang na nakikita natin ngayon, pero sa kasamaang palad nga guys, no, downtrend nga kasi ang SHIB, no. Ang kailangan natin diyan, hindi natin kailangan bumili ngayon kasi mura. Ngayon nyo sabihin sa akin na mura ang SHIB, no? Kasi ito pang isang lesson na i-share ko sa inyo. Halimbawa, nakikita nyo, mura pa rin siya, di ba? Dito, wala pang piso, no? Mura, bibili kayo. Mura, sige, bili tayo, no? Eh, bumaba. Mura pa rin. O, sige, sale, bibili pa ulit tayo, magdadagdag tayo. Eh, nagmura pa ulit. O, bibili pa rin tayo, yes, nakamura tayo eh, no? O, ngayon, no? Nakikita mo, parang nasa kalahati na yung loss mo. Puro ka na loss. Mura pa din ba? Price-wise, ibig sabihin, usapang price tayo, mura pa din. Pero yung value, no, nakakasigurado ka ba? Yung price, sige, mura. Pero yung value, tulad ng sabi ni Warren Buffett na price is what you pay, value is what you get. And lagi nating tatandaan, trader is looking for the price action or price movement, and investor is looking for the value that they can get in the future. Right? So, I hope naiintindihan nyo yun, na kung saan, baka sa sobrang mura ng SHIB, baka sa pagbaba nito, through the months or through the years, right, eh mapamura ka na lang sa sobrang mura niya. Di ba? I hope nagigets niyo yung point ko. Yung mga ibang tao kasi akala sa trading, madali lang kumita. Akala, maglalagay ka ng pera, maglalagay ka na sa mga ganitong uri na coin, tas kikita ka na. Although, alam naman natin ng history ng SHIB, eh talagang ano yan,
historical, 'di ba? Pero sa ngayon yung pinag-usapan natin, tapos na 'yan eh. Ang dami na naging billionaire at milyonaryo diyan ngayon. Ngayon yung pinag-usapan natin. No? Kung chart perspective pa lang, downtrend na siya. So ngayon, ano bang ma-advise ko or ano bang masasabi ko sa mga traders? And by the way, guys, disclaimer lang, no, hindi porket sinasabi kung ano kong ma-advise, eh susundin niyo na ako. Ano pa rin ito, trade at your own risk, and at the same time, we have our own due diligence to research SHIB bago tayo mag-invest. So, yun nga, sa masasabi ko dito, hindi pa dapat tayo bumili ngayon, no? And at the same time, bantayan muna natin kung ito ba, itong support na to ay mag-hold. Ibig sabihin, hindi na ba siya bababa below these two green lines, below our support price level. Kasi kung bababa siya dyan, ibig sabihin, wala na talaga yung momentum niya, pababa na ng pababa yan until the hype comes and tumaas ulit yung price niya. Kasi ganun sa trading. Guys, wag na kayo manibago sa hype. Kasama na talaga yan. So ngayon, ang pinopoint out ko lang, paano tayo makakaiwas dun sa hype at paano tayo magiging realistic. So ngayon, ito nga, since 4-hour time frame, pababa ang SHIB, no? Tingnan natin sa daily time frame, ha? Pababa ang SHIB, and at the same time, tignan natin kung dito ba siya magre-range. Kailangan, kasi ito lang yung point out ko, ha? Kailangan, huwag siyang bumaba below these green lines. Kapag hindi siya bumaba dyan, ibig sabihin, katulad ng SLP, accumulation phase, nag-iipon lang lakas, nagre-price trade, ibig sabihin, nagre-range trade dito, right? Nakukuha niyo yung point ko. Sa akin, mas okay na natumambay siya dito kesa bumaba pa. Yun. Yun ang ano natin. Kasi psychological support din yan eh. Naging ano dito, kaya nag-bounce yung price dyan. May possibility din kasi na tumambay yung price niya dito. Ayan, sa price level na to, guys. Pero, hindi ko sinasabing bumili kayo. Hindi ko sinasabing hinihikayat ko kayo. I mean, nakadepende pa rin talaga yan sa news nga and sa hype ng tao. Kung nakikita nila medyo pababa na ang SHIB, ibig sabihin maaaring mas manalo ang mga sellers diyan, magpanic selling sila para pababain pa ang SHIB. Pero on the other hand, pag nakita nila itong mga price level na ito na pwede mag-bounce diyan, ibig sabihin pwede itong maging catalyst para mag-bounce kaunti ang SHIB. So ngayon, kung sasabihin na nating tataas siya o tataas siyang SHIB, pero sa tingin nyo ba tataas na siya ng pataas na ganun? Hindi po. Kailangan makita natin kung ano yung goal natin. And with that being said, lilipat na tayo sa ating mga information. Guys, kailangan nyo itong malaman, no? Huwag muna kayong mag-skip ng video or lumipat. Kasi kung talagang seryoso kayo, pag-aaralan nyo to. So ito na nga, no? Ano bang nangyayari sa SHIB or sa Shiba Inu coin? Kasi nga, ano lang eh, tumatakbo ang price niya dahil sa hype. Although maraming kumita noon, maraming naging milyonaryo, bilyonaryo. Kaso, ngayon, iba na yung senaryo niya, no? And kailangan natin mag-adapt. The downtrend trajectory of popular meme token Shiba Inu is continuing Tuesday as of 8 a.m. Actually, this was 3 days ago, guys. Okay? It had fallen by more than 7% over the previous 24 hours. Kung makikita nyo, downtrend nga eh. Pababa. This week, it was reported that Shiba Inu has been dethroned, ayan, as the most traded cryptocurrency on popular Coinbase. Top cryptocurrencies, Bitcoin, Ethereum, so more trading volume than the meme token for the first time in 3 weeks. So makikita natin dito na indication lang na humina, no? Na humina po ang momentum, na humina po ang mapagtaas ng SHIB nga. So additionally, Shiba Inu's official Twitter account flagged various scams using the cryptocurrency to target investors interested in altcoins. And eto nga, to elaborate this is statement na maraming nagiging balibalita na na may nangyayaring scam po patungkol dito sa Shiba Inu coin, which is again guys, ha, hindi scam ang Shiba Inu coin, ang nagiging scam yung mga tao, no, yung mga tao po and yung mga fake websites na kung saan ginagawa ng mga tao para makapang-scam. Pero the Shiba Inu coin, the developers itself,
hindi sila scam. So, ayan lang. Ayan nga, the official Shiba Inu team has reiterated that it is not conducting any promotions of token nor no airdrops, no giveaways, no gifts, wala silang binibigay na ganun. Kaya mag-ingat din kayo sa mga scam. Baka mamaya hindi pa kayo nakakapag-trade, eh naubos na agad yung pera nyo dahil nilimas na mga scammers. So, ingat din tayo dyan. Uso na kasi yan talaga. 2018 pa lang, may scam na, may hype na. 2015 pa lang, actually, meron na. No? Nakakasawa nga yung mga scammer na ganyan. So, ano naman ngayon? So, what? Tuesday's decline in SHIB was the largest among, no, the top 15 cryptocurrencies by market capitalization. Investors appear to be concerned that Shiba Inu is losing. Ito na nga yung sinasabi ko, di ba, hindi ko pa man binabasa to. Alam ko na yung nangyayari sa SHIB, is losing momentum and appeal among the category of retail investors. Kumbaga, napapanghinaan na ng loob yung saya nila dati, di ba nga, yun nga. From the market sentiment and from the trading psychology, yung dating masasayang mga investors, ngayon ano na sila, nagpapanik na, nagtatanong kung tataas pa ba itong SHIB na ito, di ba? Ayaw, nagigets niyo yung psychological part doon, yung pag-iisip ng mga traders at investors na ayun na nga, nawawalan ng momentum or nagiging negative na yung dating. Kasi ikaw ba naman ang mag-invest sa tuktok tas inold mo tas biglang bumaba eh, 'di ba? So talagang negative 'yan. No? Falling back behind Bitcoin and Ethereum in terms of trading volume is still nothing kasi alam naman natin na market capitalization and sa volume mataas din ng SHIB noon. Pero noon 'yun. No, ngayon medyo 'yun nga nawawala yung momentum. However, it's clear that speculative mania around Shiba Inu may be fizzling. Talaga namang napaka-speculative coin kasi nitong SHIB. This token has gone from accounting for approximately 25 of the trading volume on Coinbase a couple of weeks to 6.7% of the volume over the past week. So, eto na nga, no, for the conclusion din na ibibigay ko sa inyo, for the meme coins or for the meme tokens like Shiba Inu coin, trading volume is an important metric dahil it means or it indicates the liquidity of the coin, the fact that SHIB appears to be losing some of lusters with investor suggests that its value may be under pressure for some time. Ibig sabihin, hindi mo talaga masusure or magagarantee na may papatunguhan talaga. Kasi nga, pag gusto ng mga traders, ng mga investors na pataasin, papataasin. Kapag ka gustong pababain, papababain. So that is exactly what is happening in the SHIB. Talagang under pressure or speculative nga yung tinatawag nila, no? So how much of this trading volume decline is related to investors losing interest, nawawala na ng interest, lumilipat na sa ibang coin, or to investors becoming wary of the bubble-like nature of meme token space is unclear. Ibig sabihin, di nga sigurado or nagiging ano na sila, nagwa-worry na about sa standing, about sa price ng coin ng SHIB, about sa price ng SHIB. However, it appears that significant numbers of crypto investors are looking to rotate into or at least diversify into surging cryptocurrencies right now. So may mga, ang point nila dito sa article na to, may mga ibang coin pa naman, no, na kung saan maraming mas better or mas umuusbong. So para sa akin, since knowingly na nakita natin yung mga or nalaman natin yung mga insights na yun, yung mga data and mga analysis na yun, yung mga statements na yun, dapat pa ba mag-invest dito sa SHIB? So unang-una para sa akin, no, i-divide muna natin yan. Unang-una, kailangan mong malaman, investor ka ba or trader? Pang short term ka ba or pang long term? Kasi para sa akin, ako, tinitrade ko din naman ito. Bumibili ako ng SHIB. Pero ang usapan lang doon, i-hold ko ba o hindi? No, short term ba ako, long term? Kasi ako, trader ako. Kaya kong
mag-exit dyan sa SHIB, no? Kahit sabihin natin downtrend siya for the long term, pero kaya kong bumili ng SHIB, bili ako ngayon ng SHIB, benta ko mamaya. Bili ako ng SHIB ngayon, benta ko bukas. So what does that mean? No, na indication na ang advantage ng mga traders, pwede niyang hindi i-hold to ng matagalan. Halimbawa, ito lang sakyan ko, yung upward movement na ito, edi kumita na ako ng sabihin natin na, halimbawa, kung lalaroin mo tong range na to, kung trader ka ha, so, iba-iba kasi talaga yan ng the way ng pagre-research, iba-iba ng strategy kasi hindi tayo pare-pareho. Ayan nga oh, tumaas na siya agad ng in one day, almost 30%, right? So, 27.50. So, indication na kung trader ka, no, kailangan may trading plan ka, kailangan may risk management ka, and at the same time, yung portfolio allocation. So, wag masyado yung malaki yung position sizing. Mamaya, nilagay mo 100,000 ka agad. Eh, di ba? So, wag dapat, kung, lalo na kung beginner nga, hindi nga advisable itong SHIB. So, yung nagtanong kanina, ano lang ako, beginner lang ako, or starting lang ako, no? So, hindi dapat. Sa totoo lang, kung ako sasagot, hindi dapat mag-invest dito ang mga beginner. Kasi, kung long-term lang naman ang pag-uusapan, it is not about the price anymore, it is all about the value. So, kung ipapagkumpara natin itong Bitcoin, or kung pagkikumpara natin itong SHIB sa Bitcoin, ako mas pipiliin ko na mag-invest sa Bitcoin kesa mag-invest dito sa walang kasiguraduhan. Nagigets niyo yung point ko, guys? No, mas mahalaga yung value, mas mahalaga yung pangalan, mas mahalaga yung kanilang may tinatawag doon na ano eh, na kanilang parang yung value nila in the future kesa sa ganto lang na meme coin. No, hindi ko naman sa minamaliit, pero kasi ang mga tao, yun nga, nadadala ng mga emotions nila, ng mga hype, para nang sa gayon, bumili sila, tas pag hindi nila alam yung ginawa nila, malulugi na sila. Right? So, for the conclusion, dapat pa ba? Unang-una, alamin muna natin kung short-term ba tayo, long-term, and at the same time, pag-aralan nating mabuti itong SHIB, sino ba yung mga developers nito, kung strong ba yung fundamentals, pero sa fundamentals nga, wala na tayong pag-uusapan eh. Although lumaki yung market capitalization nila, natural lang yun kasi nga madami nag-invest, madami naglagak ng pera dyan, kaya tumaas din yung market cap, marami nag-invest sa kanila, maraming traders, active yung mga traders, yung volume tumaas, lahat-lahat na yung mga factors. Pero, for me, para sa akin itong SHIB, double-edged sword, no? What does that mean? Na ang SHIB, pwede kanyang pakitain sa ilang araw lang, pwede niyang doblihin, triplihin ang pera mo, pwede niyang gawing times 10 ang pera mo. Pero, on the other hand, no? Pagka namali ka ng entry sa SHIB, kapag ka namali ka ng pasok, kapag ka hindi mo pinag-aralan ng pag-entry dito, ay maaari ka rin malugi, no, ng malaki din dito sa SHIB. So, lagi nating tatandaan, we have to be accountable in everything what we do. Kapag ka may kasamang pera na yan sa finances dito sa cryptocurrency. So, maraming salamat sa panonood, guys. Thank you and God bless us all. See you on my next video analysis.